bilis niyang mag-blend, in fairness. Compare mo siya dito. Hala, umuulan. Bongga niya sis, bis. Ang lakas makasosyal ng kanilang color and ang linis-linis tingnan. Hi sis, please welcome back to my channel and welcome to another vlog. So for today's video, I'm going to make a review and I'm going to share with you my thoughts about the newest Anflux brushes version 2.0. Ito na sila. So here is the Anflux set of brushes. Ayan. So for this vlog, itatry natin sila. Ayan. May makeup tayo using these beautiful brushes from Miss Anflux. So I'm so excited for this vlog because this is the first time na meron akong set ng brush ni Miss Anflux. So if you want to know more about this beautiful set of brushes, please keep on watching. So let's start. So nung time na o-orderin ko na siya, sobrang nasad ako dahil out of stock siya. So ibig sabihin mabili siyang mabenta. But syempre dahil gustong-gusto ko siyang mapasa akin, hinintay ko na magkaroon sila ng stock. So eto na siya. Although wala ako nung version nung una, pero this time ayan, ito yung i-review natin and gagamitin natin sa makeup natin for today. So, start tayo sa kanya packaging. So, it comes with this beautiful jelly pouch. Siya, ayan o. Sobrang laki pa niya. Ayan. So, buksan natin siya. Ang lakas makasosyal, sis Liz. Dito muna tayo sa kanyang napaka-classing pouch. Super classy na pouch. Ito, marami siyang gamit. Pwede mo siyang paglagyanan ng mga iba't-ibang makeups. Just like this. Ayan o. Tapos, sobrang laki niya. So, magagamit mo to sa pag-travel. Ayan. Sobrang ganda nito. And then, makapal din siya. Ayan. Ang dami mo nang malalagay na makeup dito. So, as you can see, meron siyang, I don't know what do you call this, but siguro paper handle. Ayan siya. And then, what I like about these brushes, meron siyang mga label. So, ayan. For example, this one, dito sa mga face brushes. So, meron siyang mga label. Ayan. This one is for powder brush. Ayan. The blush brush. Ayan. The contour brush. This is the contour brush. Flat angled kabuki brush. Ayan. The big blending brush. Ayan siya. The small eyeshadow blender. Ayan. You have this fun brush. Ayan. Concealer brush. Eyeshadow shader brush. We have this small angled brush. So, let's try them out. So, I'm so excited. Ito yung first time na magkaroon ako ng bonggang brushes kasi pang professional talaga sila. Although, may mga ginagamit ako ng mga brushes before pero hindi sila kagaya nito. So, these beautiful brushes are available at Lazada. So, dun ko sila na-order. So, I'm going to put the link sa description box. So, i-check nyo na lang sila doon. Let's use Luxe Organic Beauty Mist by Miss Anflux. Para fresh. Ang bango talaga nito. So, kanina, ginaganyan-ganyan ko na siya. So, ang lambot niya sa face. Ayan. Ang ganda nung kanya handle. Ayan. It comes with the gold and white. Medyo glossy white siya. Ayan. And then, ang ganda nung kanyang bristles. Kung hahawakan mo siyang ganyan, hindi siya kagaya ng ibang brushes na pag hinawakan mo na ganyan is medyo matigas. So, ito ang soft ng kanyang bristles and it's so fluffy. Ayan. Flat angled kabuki brush. So, magliliquid foundation tayo and I'm going to use my Superstay foundation Maybelline in the shade 220. Although, yung usual na ginagamit ko sa foundation is Beauty Blender. So, dun kasi ako mas nadadalian. But, today, susubukan natin tong flat brush. So, tingnan natin kung madali siyang gamitin. So, ayan. Let's blend it out.
Ayan, kung mapapansin nyo si Sleece, ang bilis niyang mag-spread out, ang bilis niyang mag-blend, in fairness. At saka, hindi siya nangangain ng product. Beauty blender yung ginagamit ko. Sobrang ang gasto sa product. Ang gastos. So, ayan o si Sleece. Kung makikita nyo, ang ganda ng pagka-blend. Ang bilis niya mag-spread out and ang galing kasi even na even, no? Ang gundo! Ang ganda ng blending si Sleece. Hello! And wala kang makikitang yung parang namumuo yung nagpa-patchy-patchy na product sa face. Ayan. Ang bilis niyang mag-blend talaga. Sobrang fluffy niya sa face. Wow. Ang ganda nitong nabili kong brush nito by Anclutz. Pasensya na sa mga maliliit na bangs na yan dahil kasama yan sa aking buhay bilang isang mommy. Kasi sabi nila, ayan, di ba, pag may baby ka, talagang lilitaw yung mga yan, di ba, momshies. So for this flat angle brush, sobrang bongga nito. Ang saya ko talaga. Ito pa lang yung nagagamit ko, pero bongga na. Let's go to powder brush. So, ito yung pinakamalaki nila brush. At sobrang ganda, no? Bristles niya, ayan. Super fluffy din niya, ayan. So, iko-compare to siya sa aking powder brush, ayan. Medyo matigas siya, hindi siya agad nag-spread out na ganyan, ayan. Although, ito, maganda din naman. But, compare mo siya dito si Sleece, lambot, super fluffy. Let's use Wet n Wild Photo Focus Press Powder. Press powder. Sobrang lambot talaga niya. Kung mapapansin nyo, dahil malaki yung kanyang brush, mabilis siya mag-blend, ayan. Especially sa mga maliliit ang mukha, ayan. So, for this powder brush, bonggang-bongga talaga siya. So, next, let's use this, the contour brush. Although, yung usual na ginagamit ko na pang-contour is mas maliit siya dito. Ito siya. With this brush. Enough naman yung size niya para blend out ng contour. Let's use this Sassy Lady or Sassy Lady contour palette. Yung usual na ginagamit ko sa pagkocontour is this brush. So, maliit siya and then meron din naman times na ginagamit ko is beauty blender. Mabilis din siyang mag-blend si Sleece. Wow! Ang lambot talaga niya sa face. So, this is super fluffy. And sobrang pinong-pino talaga siya. Yung wala kang mag-feel na medyo matigas na mga hibla ng bristles or mga hibla ng brushes. So anyway, this is synthetic. This is safe to use. Ayan. Hindi talaga siya nangangain ng product. So unlike sa mga beauty blender, ang bilis mangain. Ang bilis yung mag-absorb ng product. That's the right term, mag-absorb. So, pinagsasabihin kong ngain-ngain. So, for this contour brush, super bongga. So, we have the blush brush. Let's use my BYS Party Face Palette. So, this brush is super dense niya. But it's still fluffy. Hindi siya masakit sa face sa pag-brush. For this blush brush, super bongga. Ito lang ang hindi bongga. Inuna ko muna gamitin itong sa face. Itong mga face brushes. Ayan. Ngayon punta tayo sa mga small brushes, itong mga blending brushes. Let's use this concealer brush. Ayan. I'm going to use my Wet n Wild Photo Focus Concealer. So, for me, ayan, enough lang yung size niya for concealer.
brush. Yung ginagamit ko din para mag-blend ng concealer is beauty blender, yung maliit na beauty blender. So, ang dali niyang gamitin dahil ang ganda nung pagka-flat niya dito sa both sides. Kaya hindi ka mahihirapan at hindi siya kalat-kalat. So for this concealer brush, super bongga. Next, let's use this big blending brush. So ito gagamitin ko siya pang contour ng nose. Pwede din itong gamitin na pang highlighter. Super comfortable niyang gamit. Comfortable kasi sobrang fluffy niya. So, parang nakikiliti ka na sa sobrang lambot. So, ito, syempre, pwede din siyang gamitin dito siya. Sa eyeshadow, sa pagbe-blend ng eyeshadow. For this big blending brush, this is Bongga. Let's use this small angle brush. So, magkilay naman tayo, sisis. Although, ito yung usual na ginagamit ko na pangkilay. Ayan. So, medyo maliit siya. Compare mo siya dito. Hala, umuulan. Continue pa din natin. So, ito, you can use this sa pag-fill in ng kilay. But, you cannot use this if gusto mong ma-achieve na kilay is plakadong-plakado or yung mga may stroke-stroke kasi medyo makapal siya dito. Let's use Wet n Wild Ultimate Brow Kit. So, mag-create lang ako ng line or mag-outline ako sa taas. Ang soft talaga niyang gamitin. Unlike sa mga ibang angled brushes, matitigas sila sis. Outline ko na din sa baba. Hindi lang siya sa pangkilay, pwede mo din siyang gamitin sa paggawa na wing eye. Ayan. Kung pag-create ng pangkil dyan, pwede mo siyang gamitin. Ayan. For the eyeshadow, let's use Sasa Lady or Hello! Tingnan mo! Nasira ko siya sis. Please. Unang paglalagay ko pa lang is sobrang lambo na ni sis. Please. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, ang bilis ko lang mag-brush. I mean, mag-blend. We have the eyeshadow shader brush. Ito din siya. Lalagay lang natin siya dito. Ayan! Sisli! Ang bongga na. So, this is what we call the fan brush. Asa na aking highlighter. So, let's use my Fenty Beauty. Fenty Beauty highlighter. My favorite highlighter. Ito, pang highlighter talaga siya. Pero ito, pang you can use it as pang dust off. Ganyan. So, that's it, sis. Please, magli-lipstick. Magli-lipstick na ako and then I'll be right back. So, ayan, sis. This is our final look using the Uncut Brushes version 2.0. So, overall thoughts ko for this bonggang brushes. So, ayan. Huwakan ko muna para bongga. Para feel natin talaga. Na ginamit natin. So, ang thoughts ko dito is sa presyong $6.99, sobrang worth it na yung perang ginastos mo para sa mga brushes na to. Dahil sobrang ganda-ganda lahat nila. Bawat isa. Wala kang itatapon. And sa packaging pa lang sis, please. Bongga na. Hindi ka na manghihinayang sa 699 pesos na ginastos mo. So, sobrang lambot nilang gamitin sa face. So, hindi ka mahihirapan at mabilis nilang mag-blend out. Ang feeling ko nung ginagamit ko sila is pang-professional talaga sila ng mga brushes. Kasi yung mga brushes ko before na ginagamit is hindi sila katulad talaga nito na sobrang soft. Ang ganda ng handle. Mukhang matibay and susyalin yung color, diba? Gold and white, ang lakas makasosyal ng kanilang color and ang linis-linis tingnan. So, ayan, sis, please. Kung ako yung tatanungin is,
worth it yung 699. So that's it. So congratulations, Mama Antots, ay yung successful na pag-create ng nitong brush na sobrang nakakatulong sa aming mga mahilig mag-makeup. So ayan, thank you so much. I promise na aalagaan ko to. So that's it, sis Liz. I hope nag-enjoy kayo sa vlog na ito. And if you guys enjoy this video, don't forget to like, comment, share, and subscribe. And click the notification bell button so that you'll always notify whenever I post a new video. See you on our next vlog, sis Liz. Bye-bye. Mwah.